Hoy, nandyan ka na pala! Kamusta na po ba ang bawat isa sa inyo? Kukumustahin ko lang ang pag-aaral ninyo ng FSL. Marami na po ba kayong natutunang aral? O marami na po ba kayong natutunang senyas dito sa ating FSL lesson? Dahil ngayong araw ay panibagong kaalaman na naman ang inyong malalaman sa ating FSL lesson today. Dahil ang pag-aaralan natin ay may kinalaman sa things related at home. Yes! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay may kinalaman sa things related at home. O ano-ano ba yung mga ito? Ito yung mga bagay na nakikita natin sa loob ng bahay. Yung mga simpleng mga gamit na nakikita natin sa loob ng bahay. At ituturo ko nga po sa inyo ang senyas ng mga yan para sa mga taong may kasamang deaf sa kanilang bahay at may mga kapitbahay, may mga pinsan o may mga kaibigan sa'yo, ituturo ko sa inyo yung mga basic sign na nakikita ninyo sa loob ng bahay para mas madali nyo nga po silang makakausap. Kaya naman, kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the FSL lesson, just click here to subscribe. Simulan natin ito sa pintuan. Ayan, kasi diba usually, hindi nyo alam paano nyo sasabihin sa kanila na isarado yung pintuan, isarado yung ganito, isarado yung ganyan. So this is how we sign door. Ayan, no? Naka-letter D kayo, tapos naka-ganyan lang, door. Sasabihin nyo, i-close nyo nga yung door, di ba? Close nyo yung door, lumalabas yung aircon. Oh, door, ayan, okay. Kapag nandun naman tayo sa dining table, ayan, dining table. So, this is how we sign table, ha? Table. Ganto nyo lang, naka-letter T kayo, tapos dito, table. Dining table. Okay. Tapos, eat. This is how we sign eat. O, eat. Or letter E. Eat. Tapos, pag magpapakuha kayo ng plato, plate. Ayan, nakaganito kayo dalawang kamay, naka-letter P, ganito nyo lang. Tapos, ipagdikit, ganyan, di ba siya, naka-ganyan, ha? Hindi ganito, ha? Malis kayo, hindi ganyan. So, di ba, naka-ganyan? Tapos, mag-form kayo ng circle paloob, pero maliit lang siya. Ayan, plate. Pag-ganyan lang, ayan. Okay, oh, may slow mo pa yan, no? Plate. Ayan. Kasi di ba magpapakuha kayo, oh, get the plate. Okay, kumuha na ng plato. Ayan, oh, plate. Okay, next po ay spoon. So, nakaganito ang inyong isang palad, naka-letter S kayo, tapos iganto nyo lang dito, spoon. Spoon, oh. Get the spoon. Spoon. Oh, fork, letter F. Letter F po. Fork. Fork. Rice. Ayan, so syempre, di ba kumakain kayo? So, paano nyo, get the rice or rice. Ganito po, naka-letter R, tapos naka-ganyan lang yan, rice. Ayan, inorol. Naka, ano naman yan? O, may slow mo po yun, or rice. Tapos, bayan. Naka-letter B kayo. Ilagay nyo po dito sa inyong gilid ng ulo. Bayan. O kunwari, ang ulam nyo ay vegetables. O vegetables. Ayan. Vegetables ang ulam. Vegetables. Bayan. Vegetables. Bayan. Ang next naman po ay ilaw. Ito, di ba? Siyempre, patayin yung ilaw. Buksan nyo yung ilaw. Hindi ko makita. Buksan yung ilaw yan. So, mag-senyas kayo ng ganito. Ilaw. Ay on na ilaw. Ayan. Binuksan. Then off. On. Lights on. Lights off. Lights on. Lights off. So, pwede nyo sabihin sa mga deaf na kaibigan nyo or mga kamag-anak nyo dyan, i-ganin nyo lang. Lights on. Automatically, alam na nila na on yun. Lights on. Ayan. Then lights off. Ayan. Ganyan nyo lang. Lights off. Lights on. Lights off. Lights on, ha? Huwag nyo nga ganunin, ha? Kasi ito, magiging ulan na to pag gumanyan kayo ng mabilis. So, dapat, ano lang,
kalma lang, ayan. Lights on, lights off. Okay? Tapos, ayan, o sabihin nyo sa kanila, maligo na kayo. Punta na kayo ng CR. So, this is how we sign toilet. Toilet. Ayan, letter T, naka-letter T, toilet. Yung iba naman ang ginagamit kasi nila CR. So, pwede kayong mag finger spell ng CR. CR, ayan, CR. Pero yung iba kasing mga deaf na talagang nakakaunawa na, ang kaya na nilang gawin na pinagsasama na nila yung C at saka R. Ayan o, letter C yan, letter C, tapos naka-letter R sila. So, pinagsasama na nila. Ah, ganyan na nila. O, CR, ayan, CR. O, yung iba kasi tinatapat nila dun sa private parts nila. So, ayan, CR. So, automatically, alam na ng mga deaf yan na ito daw ay CR, tapos ito ay toilet. Ayan, ha? Okay, bedroom. So, ayan, bedroom. Bedroom. So, yung iba ang sinasign nila, naka-letter B, naka-ganyan. Bedroom. Bedroom. Pero kasi, di ba, yung bedroom nga is matutulog ka ng ano, yan. Bedroom. Bedroom. Ayan. So, ito mga sinasignas po natin ay things related at home. So, yung mga bagay na nakikita natin sa loob ng bahay o yung mga bagay na matatagpuan natin sa loob ng bahay. Ito yung mga basic sign para mas madali ninyong maituro sa inyong mga anak, inyong mga pinsan, mga kamag-anak, mga kapamilya na deaf dyan, para mas madali kayo makakapag-communicate sa kanila. So, ang next naman ay pillow. So, naka-letter P, tas ito, letter P na kanito. Pillow. Pillow. Ayan, okay. Next po ay water. O, water. So, sabi mo nga, nauuhaw ako, can you please get some water? O, water. Ito, naka-W kayo, lagay niyo lang dito, water. Ayan. Yes. Ayan. Tapos, drink. Drink lang. Inom lang na ganun. Ayan. Drink. Okay, ang next naman po ay TV. So, ayan, naka-letter V ka lang, naka-letter V. Pwede nyo lang isign na TV. Naka-ganyan, TV. T at V. TV. Pero yung iba kasi, di ba, TV viewing o nanonood ng TV, yung ganyan. So, naka-ganyan lang o, naka-letter T, tapos ito, kinakalabit mo lang itong mata mo dito, kinaganyan, TV. Ito ay watching TV. Ayan. Watching o TV viewing. Watching TV. Or watching TV. Watching TV. O yung iba kasi nga, ang sinasign din nila is ganun. O TV. Ayan. TV. Watching TV yan sa mga deaf. Okay? Cook. O pagluluto. Ayan. Cook. Ayan. Cook. Next is blanket o yung kumot. So, syempre, di ba? So, nakaupo lang ako ngayon, pero isipin nyo nakaganito yung kamay ko. Tapos, from inyong, sa inyong tuhod, iganyan nyo lang. From there sa baba, tapos iganyan nyo. Blanket. O, kung gusto nyo, ganlag pa sa ulo nyo. Blanket. Ayan, ayan, ganyan. Blanket. Ha, baba. Tapos, kuha nyo lang yun. Ha, ganun ang blanket. Blanket. Ayan. Okay. Tapos, take a bath or maligo ka na. Ganyan. So, take a bath. Ayan. Ayan. So, halimbawa, may pasok na o kaya may lakad kayo tapos mabagal siya kumilos. Senyasan nyo lang ng hurry. Hurry. Ayan. Bilis. Ayan. So, ayan na nga po, naituro ko nga po sa inyo yung mga basic sign language ng things related at home. So, sana po ay makatulong ito ng maayos sa inyo para at least mas maituro nyo po sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga pinsan, o sa inyong mga relatives na naandyan sa inyong bahay na mga deaf.
mas madali niyo po silang makakausap, mas madali po kayo magkakaintindihan kapag natutunan niyo po ito mga basic sign na to. At kayo pong muli ay nakatutok dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!